Hi guys! Ed Federico, real estate broker by profession. Maraming nagtatanong sa akin, paano daw maging real estate agent at paano kumita sa pagbibenta ng real estate? So kaya itong video presentation natin ngayon, itatackle niya yung dalawang question na yun. So bago tayo tumuloy, please click like and subscribe. Unang tanong na sasagutin natin, paano maging real estate agent? Yung slide sa susunod, papakita natin doon yung mga requirements. Una sa requirements, dapat 18 years old and above. Pangalawa, at least 72 units in college education. Kung satisfy mo tong dalawang to, pwedeng-pwede ka nang pumasok o umattend o magpa-accredit bilang isang real estate agent. Okay, pangatlo na tayo. Maghanap ka ng isang real estate company, real estate or licensed real estate broker. Anong gagawin mo rito? Ba't kailangan mo sila? Kasi kailangan mong magpa-credit sa kanila as real estate sales agent. So maghanap ka, katulad ko, isa akong real estate broker, pwede ka mag-apply sa akin as real estate agent. Ang isang real estate broker, meron siyang 20 licensed real estate salesperson. So ako, ang under ko, meron akong 20 licensed salesperson. So kaya kami naghahanap pa ng mga additional na sales agent. Ngayon, kung ang meron ka namang company na nakita na, pwede kang mag-apply sa kanila as real estate salesperson. So anong gagawin mo? Umattend ka lang sa kanila ng accreditation seminar. O, marami silang tawag dito eh. Pero ang pinaka-general term natin dito is accreditation seminar. Ano yung accreditation seminar? Ito yung magpapa-accredit ka sa kanila. Aattend ka sa kanila para malaman mo yung proseso kung paano mag-apply as sales agent, paano yung process, paano yung procedure, paano mo makukuha yung commission. No? Commission, maganda ko. Commission ang usapan natin dito. Kung paano mo makukuha yung commission at paano yung commission flow o commission matrix, dito mo malalaman sa accreditation seminar. Ngayon, kung nasatisfy ka na dun sa accreditation ng isang broker company o nasatisfy ka ng dun sa accreditation mo with your real estate broker, diretso ka na, pa-credit ka na agad. So pag nagpa-credit ka, the question, next question, pwede na ba akong magbenta ng property? Pwede na. Next step mo after the accreditation, umattend ka ng 8-hour CPD seminar. Ito, provided to ng third party. No, hindi ito pinoprovide ng broker mo or hindi ito pinoprovide ng broker company. Third party po ito, service provider, mga CPD provider, continuing professional development. Yung link, ibibigay ko sa ibaba kung sino yung mga provider na yon ng mga real estate CPD seminar. Okay? So, pag naka-attend ka na nun, 8-hour CPD seminar, pwede kang mag-apply sa PRC as a licensed salesperson. No, ipapakita mo lang yung certificate mo nung sa CPD and may process yun, susunod na. Next step, after PRC mo, paparegistered ka naman sa HLURB. Anong mga kailangan mong gawin doon? Makipag-coordinate ka sa broker mo o so doon sa broker company kung paano ka ma-accredit with PRC and HLURB. Okay, nasagutan natin yung first question natin kung paano maging real estate agent. Recap, ito yung pinaka-main points. Kailangan mo lang umattend ng real estate accreditation, either broker company or a licensed real estate broker. And pangalawa, kailangan mong magpa-license at magpa-register sa PRC and HLURB. Okay, proceed na tayo sa question number 2. Before we proceed, don't forget to click like, share, and subscribe. Second question. Paano kumita sa pagbebenta ng real estate bilang isang real estate sales agent? Okay, magpapakita ko ng slide kung paano yung kitaan. Slide please. Okay, for example, nakabenta ka ng isang property worth 3 million pesos. Yan. So, yung 3 million pesos na yon, yung ang tawag natin doon ay total contract price. Question, Broker Ed, doon ba kumukuha ng base para sa commission? Hindi po. Binabawasan po ito ng miscellaneous fees.
Depende po sa developer, meron pong developer na nagbabawas ng 12% at merong developer na nagbabawas ng 15%. So to be safe yung ating computation, gawin nating 15%. So 3 million net of 15%, that would be 2,550,000. Ito yung magiging commissionable amount natin. Okay? 2,550,000. Ito yung magiging commissionable amount. Ngayon, yung commission amount, yung commission rate mo, imumultiply mo dun sa commissionable amount. So 2,550,000 times 3%, so that would be 76,500. 76,500. So sa benta mo na 3 million, meron kang gross commission na 76,500. Question again. Ito na ba yung matatanggap kong commission? Hindi po. Magbabari yan kung ang broker company mo o yung real estate broker mo ay VAT or non-VAT. So, kailangan mong malaman yon kung ang non-VAT o VAT yung broker company o yung real estate broker. So, kaya kailangan mong umattend talaga ng seminar kasi ito, nire-required talaga para alam mo yung procedure, alam mo yung process nila para malaman mo kung paano ba talaga yung release ng commission, kung paano mo makukuha yung commission. Next question, kailan makukuha ang commission? Ngayon, depende pa rin yan kung ang depende pa rin yan sa benta mo. No, depende pa rin yan kung cash buyer yan, automatic spot, no? Cash payment, spot payment yung property na 3 million. Ngayon, may process yan, siguro hindi yan tatagal ng 1 month, makukuha mo agad yung full commission mo for that property. Ngayon, kung yan naman ay, for example, 80% down, 20% down payment, depende sa milestone ng developer. Kung ang developer ay nag-release sila ng monthly commission, so monthly mo tatanggap yung part ng commission mo dun sa 76,500. Kung quarterly, edi quarterly sila magre-release ng commission based dun sa amount ng gross commission mo. Hahati-hatiin siya. So, siyempre, sasabihin nyo, ba't naman ganun ang tagal? So, kami as real estate sellers o real estate salespersons and real estate brokers, kung ang release ng commission ay monthly and quarterly, ang tingin namin dito, ipon. Diba? Maganda. So, kung marami kang benta, kasi sabihin natin na down payment nga medyo matagal, pero kung iipunin mo naman yun monthly, no, kung monthly ka nagbebenta ng 3 million, so meron kang matatanggap monthly, ibig sabihin meron kang looking forward, next month may matatanggap ka naman. O di ba maganda? Ayos? So ano pa inaantay nyo? No? Attend na kayo ng accreditation seminar. Kung gusto nyo, may link kami sa ibaba. Kung gusto nyo matend ng accreditation seminar, be accredited with us. Link lang, attend, click, and be accredited. Okay, ngayon naman magbibigay tayo ng tatlong tips kung paano maging successful real estate agent. Okay? Pero bago tayo tumuloy, don't forget to click like, share, and subscribe. Okay? Yan, unang tip natin, kailangan isipin mo yung negosyong to, negosyo talaga. Ano ibig kong sabihin, kailangan yung dedication mo rito na pagiging real estate agent, yung puso mo nandito, yung negosyo, isipin mo ito na negosyo mo. Bakit? Kasi kailangan mo mag-invest din dito. Ano ibig sabihin mag-invest? Mag-invest ka ng time, mag-invest ka sa pagpa-prospect ng client, mag-invest ka ng time para new learnings, para pag-aralan talaga kung paano talaga maging isang successful real estate agent. Ano yun? Kailangan mo attend ng mga trainings and seminars. For example, attend ka ng paano ba mag-qualify ng mga buyers, paano ba mag-prospect, paano ba yung documentation, paano yung closing. So, kailangan mo itong malaman, kailangan mo ng mastery ng mga project. Kasi kung wala kang mastery, ang hirap magbenta. Mahirapan kang magbenta. So, attend ka lang na attend ng mga trainings, attend ka lang ng mga seminars. No, i-boost mo yung iyong knowledge, i-boost mo yung iyong funnel para mas sa ulo mo yung project, focus mo yung project, sigurado, bebenta ka. Okay, pangalawang tip tayo. Kailangan dito ay determinado ka. Ano ibig sabihin determinado? Determinado ka na kahit wala ka pang inquiry sa sobrang sipag mo, wala kang inquiry, dapat determinado ka pa rin. No, huwag kang bibitaw kasi marami na akong narinig ng mga stories ng mga agent, sales agent na
tumigil sila sa pagbebenta ng property. Kasi naging reason nila, hindi sila marunong, nahihirapan sila. Pero kung advice ko sa inyo, be determined. No, kailangan mag-aral talaga. Kasi hindi to basta-basta eh. Hindi basta-basta na biglang papasok, tapos may benta ka kagad. Okay lang yung kung referral. Pero yung kung long-term ang thinking mo rito, kailangan talaga maging determinado ka. Determinado na kahit anong mangyari, hindi ka bibitaw. Bakit? Isipin mo na lang, kung every month meron kang 3 million na benta, sabihin mo sa 10 months lang na pinag-uusapan natin, sa 3 million na yon, kung i-gross natin yon, gross commission mo, that would be 765,000. Kung tinitingnan mo to as a extra income or additional income, hindi pa sapat yung 765,000 gross commission as extra or additional income? Sapat na, di ba? So, dapat yung terminado, itong bibitaw. Kasi iba-iba ang property. Pag nakakita ka ng property na talagang nasa puso mo, ayos. Ang sarap magbenta. Kasi bakit? Mahal na mahal mo yung property. Sa ulo mo yung property. Alam mo yung property by heart, ay alam mo yung property by mind. So, pag pinagsamay mo yung skills and attitude, suwak ang pagbibenta. Pangatlo, kailangan positibo. Okay? Kailangan magkaroon ka ng positive mindset. Anong ibig kong sabihin positive mindset? Broker Red, anong positive mindset? Alam mo ba, sa grupo namin, during pandemic season, meron kami mga sales agent na bumibenta. No, bakit? Nakita nila yung opportunity dun sa crisis. So bakit? Kasi naging positive mindset, nagkaroon sila ng positive mindset. Naisip nila na, oh, mas magandang pandemic ngayon, mas magandang magbenta. Di ba? Positibo. Hindi mo nakita yung crisis, kundi nakita mo yung opportunity. Ngayon, sa atin naman ngayon, dahil new normal na ngayon, no, dapat titingnan yung positive side ng new normal. Paano ba makakabenta in the new normal? Paano ba yung diskarte in the new normal? Kailangan maging positibo yung approach mo dito. Hindi dahil new normal, mahirapan ka magbenta. So, pag positive yung approach mo rito, ibig sabihin, lahat ng mga negativities during selling, during tripping, during closing, during documentation, baliwala sa'yo yan kasi alam mo kung paano maggumawa ng opportunity in the midst of the crisis. Okay? Okay. So, nasagot natin yung dalawang bagay. Una, paano maging real estate agent? At pangalawa, paano kumita sa pagbibenta ng real estate? Hopefully, marami din natutunan sa video presentation na to at nagkaroon tayo ng awareness na maganda din pala na maging another platform ang real estate para kumita ng additional income or income opportunity. Dahil sa ngayon talaga, kailangan mo ng diskarte. Kung wala kang diskarte, mahirapan tayong kumita ng additional. Again, I'm Ed Federico, a real estate broker by profession. Don't forget to click like, share, and subscribe.